Painstakingly, nung sinabi ni Jesus, it is finished, hindi yan 3-year journey, hindi yan 6-hour, hindi yan 33-year journey. 4,000 years po yan. 4,000 years from recorded history. Bago pa yung history, nagbayad na si Jesus. Ganyan po tayo kamahal ni Lord. Napansin mo ba, if you open Facebook, have you ever noticed Christianity? Christianity is the most mocked. Christianity is the most mocked religion in the world. Napansin nyo? Kahit sa Grammy. Sa Grammy Award, nakita nyo ginawa ni Sam Smith. Sa lahat, pinagkakaisaan ng Hollywood, ang music industry, movie music industry, education, lalo ng education. Education sa US, ang liberal education sa US, grabe. Bawal ang prayers sa school. Prayer is banned. Pero, yung mga kinder, meron drag show. Drag queen story hour. Yung mga drag queen, nag-pick-work dun sa mga bata, tinuturuan sila ng mga ng sexuality. Pero bawal ang prayer. Kahit sa page ko, kung follower ko kayo sa Ruger TV, makikita nyo may mga bashers doon. Yung iba, binako na kasi hindi lang ako inaaway nila, pati yung mga followers inaaway nila. Grabe sila, murang-murahin si Jesus, grabe. Inisip ko, hindi naman sila ganyan sa Muslim. Minsan may nakasagutan ako, sabi ko, okay lang sa akin, ganyan ka. Pero silingat ko, may mga sa Muslim yan. Dito, hawain mo Muslim dito sa page ko. Sabi ng isang pastor, ay maganda to, magdadala akong popcorn. Tsaka maganda na kayong ambulansya. Ang init ang ulo nila sa mga Christians. E samantalang, tayo lang yung nag-aalaw sa coexisting. Tayo lang. Tayo lang. Punta ka sa Islamic country, bawal mag-evangelize ng Muslim. Punta ka sa Christian country, pwede mag-evangelize ang Muslim. Tama? Punta ka sa Buddhist, bawal Christian. Pero sa Christian, pwede Buddhist. Kasi lahatin mo na lahat ng religion, lahat sila, walang kahit isa sa kanilang nagturo na mahalin mo, kaaway mo, si Jesus lang. Lahat sa kanila ang turo, subjugate, sa hoping ko yung makaaway ko. Lahat ng submit, magsubmit sila sa talak, tayo ang talak, magsubmit sila. Sabi, hindi, inaaway ba kayo? Mahalin mo. Iba, makaaway mo si Jesus. Kung totoo si Jesus, kung totoo ang Christianismo, ibig mo ba sabihin, lahat ng religion, mali? Paano na yung Islam? Paano na yung Hindu? Paano na yung Buddhist? Yan, dami-dami lang. Ibig sabihin, mali silang lahat. Narinig niyo na yan? Ibig sabihin, lahat sila sa impyerno pupunta. Napakasama niyo naman. Bakit sa atin lang nila tinatanong yan? Eh lahat naman din yung iba, ang turo, mali tayong lahat, sila lang tama. Ba't saan pa tayo ang tinatanong? Ba't din naman tayong ninyo, Islam? Bakit yung Muslim sinasabi niyo, mali yung mga Christian? Ibig sabihin, lahat ng Christian, napakasama niyo naman, wala akong narinig na bakit kayo mga Hindu, sinasabi niyo, mali yung mga Buddhist. Si Siddhartha Gautama Buddha, yung founder ng Buddhism, dati siyang Hindu. Umalis siya, bakit? Naisip niya, mali yung Buddhist, yung Hinduism. Umalis siya, kasi nakahanap siya ng tama. Tapos, ang tawag sa kanya, enlightened one, naliwanagan. Naliwanagan lang siya. Sabi ni Jesus, si Jesus, hindi siya yung naliwanagan, siya yung liwanag. Sila, naghahanap sila ng daan. Sabi ni Jesus, ako ang daan. Sila, naghahanap sila ng Diyos. Sabi na, naghahanap sila ng Diyos, naghahanap sila ng umpisa, naghahanap sila ng huli. Sabi ni Jesus, ako ang umpisa at ang lakas. Ako ang liwanag. Ako lang. So lahat yun, siguro naghahanap sila ng konti. Naghahanap sila ng konti. Pero yung kabuuan ng istorya na kay Jesus lahat. Kaya kay Jesus lang galit si Satan. Hindi si Satan galit sa iba. Kay Jesus lang. Kaya magpapansin ninyo, kung iniinit na kayo kay Lord, maraming naaway sa inyo. Kahit hindi nyo inaaway. Kaya sabi ni Jesus, mahalin mo ang iyong kaaway. Hindi niya yung sasabihin, kung iniisip niya, walang naaway sa iyo. Sino dito naaway na dahil Christian siya, palapakan? Wala pa? Baka hindi pa halata? Halata ba kayo sa school? Baka mamaya, pag-exam na, kopya-kopyahan lang din. Papagtagay, tagay puno lang din. Dapat pag madali, nandiyuanin ka doon. Dapat pag madali, para kasusunod ko doon.
hell. Sabi niya, no, Pastor David Safran, no, yung resurrection, death and resurrection of Jesus, yan lang, yung Bible lang, yan lang ang Biblia na nakakapagpagalo ng ugali, yan lang. Pero huwag kayong mainit, huwag kayong matisod sa mga kapatiran ninyo na hindi pa maganda yung ugali. No, kasi alam niyo, si Jesus, bumuhay ng patay, nagpalakad ng bilay, nagpahinto ng bagyo, pero wala siyang pinabait. Napansin niyo? Wala siyang ginawagin sa ulo, sino sa bahay ito? Mabait ka na! Wala siyang tinanong. Tama? Si Pedro nga, 3 taon lang kasama ni Jesus eh. Kung hinuli si Jesus, na nagkabalitay eh. Diba? Process yan. The process of rebirth, born again, hindi ka mag-born again isang prayer lang. Yung born again, proseso yun. Walang batang ipinanganak, 1 minute lang. Eh. Ang tagal yung process. Sabi ni Jesus, John chapter 3 verse 14, sabi niya, kung paano itinaas ang ahas sa ilang, sino ba yung ahas? Di ba sa sitan yun? Di ba? Kung paano itinaas ang ahas sa ilang, ganoon din itataas ang anak ng tao, the Son of Man must be lifted up. Bakit? Kasi yung kasalanan ng buong mundo mula pa nung una dun sa ahas, papasalin ni Jesus yun, magiging si Jesus yun eh. Kaya lahat ng galit ng Diyos mula pa nung una, dala ni Jesus. Sabi ni Jesus, pagdating doon, ang sabi niya sa mga disciples niya, pagdating doon sa Garden of Gethsemane, sabi niya, my heart is filled with sorrow to the point of death. Sa Tagalog, ang puso ko'y tikim ng hapis na halos ikamatay ko. Sa mababaw na Tagalog, sobrang-sobrang bigat ng loob ko, halos ikamatay ko sa sama na loob. So, tapos ang prayer niya, Ama ko, kung maaari, kung lulubin mo, ilampas sa akin ang saroy, ibig sabihin saroy, baso. Ilampas sa akin ang baso, yung baso na ang lamang galit ng Father. Ilampas sa akin ang basong ito, huwag ko na inumin. Pero, huwag ang kalooban ko, kung ikaw ang kalooban mga sunod. At ang sabi sa Gospels, pinawisan si Jesus ng parang malalaking patak ng dugo. Sabi niyo dugo? Pinawisan siya ng halot parang malalaking patak ng dugo. Pero, anong kaibahan ng pawis sa dugo? Ano? Anong pinakakaibahan ng pawis at dugo? Para sabihin mo, makita ko yung pawis na sabihin mo, yung pawis mo parang dugo. Ano ibig sabihin? Ano na iba sa pawis? Ano na iba? Kulay! Kulay! Pula! Sa Old Testament, kaya you have to read your Old Testament for you to appreciate the New Testament. Mas mapapagaling naman, wow, ang galing! Pag binabasa mo yung New Testament, pag familiar ka sa Old Testament. May mga foreshadowing, magsishare ako ng dalawang paborito ko. Okay? Yung una, yung kay ano? Yung kay Moses. Si Moises, sa tatandaan niyo, hindi siya nakapasok sa lupang pangako. Tama? Tama? Anong dahilan? Anong dahilan? Kasi, sabi ng Diyos sa kanya, kausapin lang yung bato, anong ginawa niya? Hinadukin niya. Hinampas. Tama? Tanong niyo, bakit? Ba't nagalit si Lord? Natanong niyo na ba yun? Ba't nagalit si Lord? Parang ang init naman ang ulo niya. Isipin mo kayo si Moises, ang dahil ginawa ng trabaho, isang mali lang nagalit ang Diyos. Ano ba yan? Ano na pakampit naman ng ama? Ba't hindi siya nakapasok? Alam niyo kung bakit? Alam niyo kung gano'ng importante yun? Tanong niyo, ano yun? 1, 2, 3, go. Ano yung parang gusto lang naman? Ano yun? 1, 2, 3, go. Tuwing sa Old Testament, pag merong significant story, tuwing makakita kayo, almost always, tuwing makakita kayo ng kahoy na ginamit sa isang istorya, na yung kahoy, malaki yung papel, symbol ng cross yun ni Jesus. Halimbawa, si Elijah, okay? Yung nagsisipak ng kahoy. Masin nila your edition. May nagsisipak ng kahoy. Tapos lumipad yung talim ng palakol na tatandaan yan. Tapos lumubog. Tapos ang ginawa ni Elijah, kumuha ng kahoy, hinagi sa ilog. Pag lumubog ng kahoy sa ilog, umangat yung That tells you, if you are losing something, the answer is Jesus. Pagkabigay yung sacrifice ng Jesus, yung kailangan mo, yung bato, sino yun? Sabi ni Jesus, upon this rock I will build my church and the gates of hell shall not prevail against it. That's him. He is the rock. Hindi si Pedro yun. Ang pangalan ni Pedro, Petros, ibig sabihin, bato na maliit, stone. At sabi ni Jesus, Petra, malaking bato. Hindi yung bato na ganyan, malaki. Yung nasa Gibraltar, yung malaki, bundok na bato. Sabi ni Jesus, tsaka kung itatayo nga kayong iglesia, siya yun. Okay? Sa Mount Hebron, sabi ni Lord, nung unang nauhaw yung mga Israel, sabi ni Moses, kailangan ko ng tubig, mamamatay yung mga Israelites. Sabi ng mga Israelites, mamamatay, dinala mo ba kami dito para patayin sa buhaw? Sa
niya, Lord, na tao ko, mamatay ko din ang inom. Sabi ni Jesus, kaya sabi ni ng Father, kailangan nila tubig. Yung baston mo, gawa sa kahoy, ihampas mo sa bato. Pagkahampas mo sa bato, lumabas yung tubig. Nung nakainom sila ng tubig, hindi sila namatay. Tama? Ano sabi ni Jesus doon sa babae sa ano, sa balon, sa Samaritan woman? I am the water of life. Saan namatay si Jesus? Sa kahoy. Ano si Jesus? Bato. Hinampas ng kahoy yung bato, lumabas yung tubig na nabibigay buhay. Nag-gets niyo? Yung simple? Namatay si Jesus, siya yung bato, namatay siya sa kahoy, lumabas yung grace. O ano? Kaya kayo, hindi ka naman mamatay, mabubuhay na. Okay? Hindi nyo? Ilang beses mamamatay si Jesus? Ilang beses? Isa? Ilang beses hinampas ni Moises yung bato? Kaya nagalit yung bato. Nasira yung simple. Sa init ng buhay niya. Hindi nyo? Importante yun eh. Foreshadowing ni Jesus yun eh. Okay? Sa Passover, di ba nilagyan ng dugo? Apat? Lockdown yun eh. Lockdown, walang lalabas. Pag wala kang dugo, patay ka. Kahit Israelite ka. Pag nasa labas ka, wala ka sa loob ng bahay na may dugo ng lang, patay ka rin. Kahit anong kapalikinon, kahit anong kalimuises. Pag dinasok, kung wala ka dun sa kapalikin ng blood, patay ka. Si Jesus, yun yung lang, namatay si Jesus sa Passover, nabuhay siya sa first fruit, bumaba yung Holy Spirit sa Feast of the Pentecost. Lahat yan nakalign up sa mga pista ng mga Hudyo, hindi pa dumarating si Jesus. Nangyari yung mga events sa buhay niya sakto sa mga feast ng Mojo. Sipin niyo, namatay siya Passover, nabuhay siya Feast of the First Fruit. Ito pa yung isang symbol, yung sobrang-sobrang paborito ko. Sa Genesis chapter 22, sabi ni Lord kay Abraham, natutulog sa Abraham, nagising siya isang umaga, sabi ni Lord sa kanya, Abraham, natatandaan mo yung anak mo? Yung anak mo ay nag-iisang mong anak, na mahal mong anak mo, si Isaiah, yung mahal na mahal mo talaga, natatandaan mo? Siyempre, isa lang yan eh. Basahin natin, Genesis chapter 22. Tignan niyo, Genesis chapter 22. Then God said, take your son, your only son, whom you love. Diniin talaga eh. Nag-iisa lang itong anak mo, anak mo talaga, eh, sa asawa mo, kay Sarah, tapos sa yung mahal na mahal mong anak. Tapos i-offer mo siya sa akin. 3 days silang naglakbay, papunta nun sa bundok. Okay? 3 days. Ilang araw? Ilang araw, pagkabuhay si Jesus? 3 days. Okay. Tapos, on the third day, hindi after 3 days, naku-confuse yung iba. Sa ikatlong araw, nabuhay si Jesus, hindi pagkatapos ng tatlong araw. Pagkatapos ng tatlong araw, apat na araw na yun. Okay? Sa ikatlong araw. Okay? Pagkain nyo, ha? Tatlong araw. Okay? Ang ginawa ni Abraham, yung father, isinakay yung anak niya, si Isaac, sa donkey. Papunta nun sa bundok kung saan siya iaalay. Saan nakasakay si Jesus? Papasok ng Jerusalem kung saan siya mamatay. Saan? Sa donkey. Okay? Pagdating sa paanan ng bundok, ang ginawa ni Abraham, kinuha yung panggatong, ano yung panggatong? Kahoy. Ipinapasan sa anak niya si Isaac. Papunta sa bundok kung saan siya iaalay, pasan-pasan ni Isaac yung panggatong. Ano yung pasan-pasan ni Jesus? Papunta nun sa pag-aalay. Di ba kayo kinabutan niya? Tapos, nung i-offer na si Isaac, inawag siya ng angel at ang sabi ng Father, huwag mo na ituloy, ako na magbibigyan. Kaya ang tawag niya na the Lord will provide. Akala namin ng mga bata kami, pinag-aaralan namin ito sa Sunday school, nag-provide ang Father ng pang-offering kasi may nag-ipit doon na ram, di ba yung sungay na sabit? Tapos yun ang in-offer. Lately in my Christian life, na-realize ko, hindi naman pinapa-offer yung ram, pinapa-offer yung son. Tama? Yes. Ang pinapa-offer yung son. At ang sabi ng Father, huwag mo nang ituloy, ako na magbibigay. Nagbigay ang Father doon ng ram, symbol ng offering. Pero sa totoo, ang binigay ng Father, ang pinapa-offer niya? Son. 2,000 years ago, dinala ng Father sa paanan ng bundok ng Golgolet yung kanyang Calvary, yung kanyang anak. Nagpasan ng kahoy, dinala sa taas ng bundok, pinatay ng sa bundok, wala nang umawak. Kaya natitigilan ako dito, ang tagal na debate among Christian thinkers, bakit ang tagal ibigay si Isaac? Mahina ang tawag kay Abraham, Father.
sabihin? Kaya hindi binigay. Naglalaro kayong uno. Sino ang naglalaro ng uno? Di ba hawak mo na yung magandang baraha? Hinihintay nyo? Hindi nyo muna nilalatag? Kasi gusto nyo kasarin yung katabi nyo? Di ba? Ano nga? Ano yung baraha na nakakapagsira ng friendship? Ano? Plastor. Yung plastor, di ba? Nangyawarang na nasa nyo? Tapos pang naman yung alam nila, eh. Sira ng friendship. Nandiyo? Ano yung ko sabihin? Naghintay si Lord. Pinataas ng pinataas yung value ni Isaac. Sobrang, sobrang taas na yung value. Sobrang importante na rin yung bata na walang pabalik dito. Pinaka-importante sa lahat ng bata. Tama? Saka sinabi yung father, okay, importante na ba? Bigay mo sa akin. What does that tell you? Kasi tayo mga tao, hindi natin naiintindihan kung anong pakiramdam ng Diyos. Wala sa atin naging Diyos. Wala. Ang common misnotion ng tao, kahit mga Christians ito, sabi ni Lord, is there anything too hard for the Lord? Hindi natural nung in-offer na si Jesus, madali lang yun. Nung si Jesus mamatay, madali lang yun. Lahat madali eh. Ito po tinawag na sacrifice kung madali. Kaya yun, yung story na yun, it's meant to make you understand how the Father felt about offering His Son. Imagine ninyo pakiramdam ni Abraham nung i-offer niya si Isaac. Ganun malamang ang pakiramdam ng Father nung i-offer niya si Jesus. Ako sa tingin ko, at ito, debate ako sa mga pastor, pero sa tingin ko, kahit si Satan, hindi na kilala si Jesus. Nung lumalaki siya, tanong niya bakit? Ano ba gusto gawin sa kanya nung baby siya? Patayin, di ba? Hindi lang naman itong sinubukan ni Satan patayin si Jesus eh. Dati pa gusto niya patayin si Jesus kay Moises. Kay Moises, inuubos niya. Inuubos niya yung mga baby. Hanggang ngayon nga, balik pa rin siya mga baby. 800,000. Parang 800,000 monthly or yearly ang namamatay sa abortion sa US. Ang leading cause of death sa kanila hindi cancer, abortion. Hanggang ngayon, mainit pa ulo ng Satan sa baby. Nalusutan siya ng baby. Lumaki si Jesus, hindi niya na-realize. Ngayon, nung binaptay sa si Jesus, dinara na doon, ano sabi ni Satan? Kung ikaw na ang anak ng Diyos. Tama? Matthew 4:4, if you are the Son of God, turn this stone into bread. Kung ikaw ang anak ng Diyos, mukhang pakilala. Kung ikaw ang anak ng Diyos, tingin ko din napakilala. Naniniguro siya, sino kaya ito? Ito na kaya yun? Hindi namin napatay. 30 years ago, may batang pinanganak eh. Inubos namin yung mabata dito. Parang, sa tingin ko, nung binautismohan si Jesus, may mga demonyo doon. Nakapalibag doon. Nagsalita yung Father, ang sabi ng Father, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Ano sabi ng Abraham? Bring your only Son to your beloved Son. Sabi niya kay Jesus, this is my beloved Son, in whom I am well pleased. Sabi siya ng mga demon, hala, yung anak ng Diyos, andito. Takbuhan sila kay Satan, report sila kay Satan. Si Satan naman nasa isang lugar lang yan eh. Sa Pergamon nga nakatira eh. Sabi nga sa alin. Hindi siya, ay, nasa alin yung mga demon lang siya. Satan, nakalusap, buhay, andito. Saan, nandiyo na kayo namin. Kaya pagkabaptay sa kanya, dinala siya sa ilang, sunod na si Satan. Tapos sabi si Satan, kung ikaw nga yun. Ano yung sabihin? Tagal ka rin namin hinihintay. Yung ang libon taon ka rin namin hinaabangan. Hindi ka nang mapatay-patay. Kasi kung kilala siya pala pagkabata, sinong dalda pa siya sa Egypt, pinatay doon. Tama? Kung ikaw nga anak ng Diyos. Tapos, hindi niya mapaamin namin. Sa Pilipinas, kaya ba? Sige na, kaya. Siya lang, pakilala. Sige, ayaw mong pakilala. Ako na lang. Nakikita mo yan lahat. Ibibigay mo yan sa lahat. Sabahin mo na ako. Ako si Satan. Naisip ko, paano kaya sa nag-meeting? Kasi siyempre, pag demonyo, sino nga yung lahat? So pag sabi ka, Satan, nakita mo namin. Sabi si Lord Satan, totoo? O, nagsasabi ako totoo. Hoy, walang demonyo niyo magsasabi na totoo. Wala tayo si Mare. Paano kaya ko? Kaya napansin nyo, nag-iba o galing ng mga demonyo. Pansin nyo ito, ha? Hindi ko alam, binigay sa akin kung ganito, may ikilas niyo. Pag nagbabasa ko ng Bible, dalitin. Pakita nyo, ha? Tingnan nyo, yung mga demonyo. Pagkatapos nun,
Pagkatapos sabihin siya, kung ikaw ang anak ng Diyos, tuwing darating si Jesus at may demonyo, sa Genesaret, pagdating ni Jesus, malayo pa lang, ano sabi ng demonyo? Kinalaman natin ikaw ang banal ng Diyos na balito ko ba para mahirapan kami na wala sa panahon? Tama? Tuwing darating si Jesus tapos may demonyo, sinasabi ang demonyo, kinalaki tayo, kinalaki tayo, kinalaki tayo. Matanda niya? Sabihin niyo, oh, ganun pala yun. May natututo naman kayo? Yes! Luke chapter 19 verse 27. Pakita nyo kay Iya. Okay, lalo na tayo lalo ha. Hindi pa masyadong malalim kanina. Tinan nyo. But those enemies of mine, si Jesus to, nung bumalik yung nobleman, hari na siya. Okay? Tapos nung iniisa ng report sa mga servants niya, yung isa, binaon yung gift niya sa lupa. Ibig sabihin, wala siyang pinawang business. Ibig sabihin, walang nakaalam kung kanino siya nagsiserve habang wala yung master niya. Kasi lahat na nang tinuturo, maraming na tinuturo, puro kalaban. Okay? But those enemies of mine who did not want me to be king over them, bring them in. Sabay-sabay, ano ito ito? Bring them here and do them in front of me. Sabi ni Jesus, di mga ayaw akong maging hari, dahil dito sa harap ko, patayin sa harap ko. Akala ko ba God is love? Nabasa niyo ba ito? Hindi niyo ba naibagsak yung Bible niyo dyan? Akala ko mga Krista. Bakit sabi ni Jesus dito, yung mga ayaw siya maging hari, dalhin sa harap niya, patayin. Diyan natapos eh, yung kwento. Ibig sabihin, hindi tinapos yung kwento. May nagtanong sa akin ito, lawyer. Ang haba, nagtanong niya, dinala niyo pa sa mga Catholic ko eh. Sabi niya, naninito ko dito. Sabi niya, kasi Catholic ko, sabi niya, akala ko ba, God is love, na-encounter ko itong gospel na ito habang nagbabasa ko, medyo, it doesn't line up eh. Ano ba ito? Ano yung sabihin ito? Yung bull sa marita, nakatanda yun, hindi rin tapos yun. Nasabi ko sa marita, ito yung ano, yung silver coin, nakalis ako, pagbalik ko, pagbalik ko na, pagbalik ko, pagbayara ko, umalis na siya. Hindi sinabi sa kwento ako, ano nangyari sa kanya. Tama? Nakauwi ba siya? Ano ba nangyari? Eto, ano nangyari dyan? Sinabi ng hari, ang dapat gawin sa mga ayaw tumatag sa kanya bilang hari, patayin sa harap niya. Anong nangyari? Sabihin niyo sa iyo, ano nangyari ha? Okay? John 19:30. Actually, sa Luke meron din. Pero John 19:30. Dito natapos yung kwento. Dito natapos. Yung parable, dito yung natapos. When he had received the drink, Jesus said, sino si Jesus? Yung hari. Ano sabi yung hari? It is finished. With that, he bowed his head and gave up his spirit. Sa loob, he breathed his last and died. Sabi ng hari, lahat ng ayaw sa pagkahari ko, dito patayin sa harap ko. Tapos ang ginawa ng hari dito, siya yung namatay, malamang sa mga taong ayaw sa kanya. Naintindihan niyo ba yung istorya? Kaya it doesn't make sense if you don't know what Jesus died for you for. Kung di mo alam kung kahit gaano ka kalubog sa kasalanan. At hindi mo alam kung gaano ang miserable kung wala ang Diyos, hindi mo alam kung masama niligtas si Jesus. Kung hindi mo alam kung anong dapat para sa'yo, hindi mo alam kung anong kinuha ni Jesus para sa'yo. Kinuha niya, sabi niya, dapat ito patayin niya. Amin na yung cross, ako mamamatay. Para mabuhay siya. Naiintindihan niyo ba? Sabi ni Iba, walang sense yun. Halimbawa, gumawa ka ng krimen. Tapos, ang paparusahan yung mabait na tao. Siguro sa ganun, sa krimen, siguro walang sense. Pero sa utang, meron. Sa utang, meron. Kaya nga ang term, redemption, inubos. Sa utang, meron. Malaki ang utang mo. Ang ginawa ko, ako nagbayad. Wala ka ng utang. Tama? Lahat tayo may utang, malaki. Si Jesus ang nagbayad. Kasi hindi pwede walang bayad kasi God is love. Sabi ko, God is love. Pero God is just. Makatarungan ang Diyos. Pag pinalusog lang yan ng Diyos na walang bayad, hindi na siya makatarungan. Naintindihan niyo? At banal ang Diyos. Hindi pwede ang kasalanan sa presensya ng Diyos. Naintindihan niyo? Eh dahil lahat tayo kasalanan, hindi tayo pwede sa presensya ng Diyos. Ang ginawa ni Jesus, kinuha lahat ng kasalanan para paglapit natin, lalapit tayo sa pangalan ni Jesus, ang dala natin pangalan ni Jesus, makakalapit na tayo sa nang hindi tayo mga ngayon.
Sabi ni Jesus, it is finished. Kailan nag-start? Sabi niya, tapos na. Sabi niya, tapos na. Ano yung natapos? Pakinggan niyo na may idea. Ano yung natapos? Kailan? Ano yung natapos? Yun? O ba ako yung Lord in 3 years na public ministry na? Di ba sabi ni Jesus, hindi ko patayin? Alam niyo bakit? Kasi pinigin sa sacrifisyon na ginawa ni Jesus. Sabi niya, hindi niya patayin, pero ginawa niya pa rin yung miracle. Tapos pagkatapos nun, sumikat na siya. Ano ibig sabihin nun? Pag ginawa niya yung first public miracle niya, mag-uumpisa rin yung journey niya papunta sa cross, dire-diretso na yun. Kaya sana, ini-enjoy pa niya yung pagiging tao niya. Kaya sabi niya, hindi ko patayin. Tapos biglang may nangailangan, dahil sa laki ng puso niya, ginawa niya, nag-uumpisa na yung time. O baka yung 33 years nung pinanganak si Jesus, baka yun yung natapos. Alam nyo, kailan ito nag-umpisa? Tama niya kailan? Kailan to unang binanggit? Genesis chapter 3, verse 15. Ang sabi ng Father sa serpent, yung ahas, di ba nag-umpisa tayo sa ahas? Sabi ni Jesus, kung paano isinabit yung itinakas yung ahas, ganun itataas ang mga tao. Ang sabi ng Father sa ahas, and I will put enmity between you and the woman and between your offspring and hers. He, si Jesus yan, he will crush your head. Sabi ng Father ni Satan, he will crush your head and you will strike his heel. Sasakmali niya yung sakong ni Jesus. Si Jesus tutulog yung ulo niya. Diyan unang nilabas yung promise na darating na Savior na Diyos na nagtatawang tao. Tanong niyo, bakit kailangan Diyos? Tanong niyo, bakit? Kasi hindi kayang bayaran ng tao. Tanong niyo ba't kailangan tao? Tanong niyo bakit? Kasi hindi namamatay ang Diyos. Tanong niyo sa ba, bakit tao? Kasi sa Genesis, sabi ni Lord, let us make paninawang image, let them have dominion over all the earth. Ang may dominion sa earth, sinabi ng Father, ang tao. Kinuha ni Satan sa tao, natukso niya yung tao, nakuha niya, kailangan ang bumawi, tao rin. Kaya ang Diyos naging tao. Naintindihan niya? Ngayon, kung hindi Diyos si Jesus, sayang lang ito lahat. Sipin mo? Anong sinakripisyon ng ama kung nagutos ng Diyos ng tao? O'y tao, iligtas mo nga yung mga dilema, makasalanan niya yan. Anong binigay niya? Wala. Pero dahil Diyos si Jesus, sarili niya binigay niya. Kasi kasama si Jesus sa pagka-Diyos ng ama. In Jesus resides the full of the God, the fullness of the Godhead. Bahagi si Jesus ng ama. Pinanganak niya si Jesus eh. Okay? Kasama siya sa Trinity, umpisa pa lang, nandun siya eh. Naintindihan niyo? Okay, may ito malayong malaling na aral, pero yan, Diyos si Jesus. Okay. Unang in-announce yung pagdating ni Jesus, Genesis chapter 3. Pero sa totoo, kailan siya namatay? Tanong nyo kailan? Revelations 13:8. All inhabitants of the earth will worship the beast, and who all whose names have not been written in the Lamb's Book of Life. Sabay-sabay, matutuloy ko. The Lamb? From the creation of the world. Anong repercussions nito? Ito, makinig kayo maiiya, ito ang sagot dun sa tanong na kung talagang mapagmahal ang Diyos at mabuti ang Diyos, alam pala ng Diyos na magkakasala ang tao at kailangan parusahan bakit niya pa rin ginawa ang tao. Alam pala niya na marami akong magagawa mali sa buhay. Ginawa. Kasi pagmamahal ka, alam niyo na nababagsak ako. Alam niyo, hindi ka mapinapanganak. Alam niyo, Diyos na babagsak ka. Eh bakit ganoon? Hindi lang yun ang alam niya. Hindi ka mapinapanganak. Wala pang mundo. Alam na Diyos na pag lumikha siya, magkakasala yung tao. Pero dahil banal siya, kailangan niyang bayaran para hindi mo compromise yung pagiging banal niya. Ang ginawa niya, bago palagkalin yung mundo, binayaran niya agad. The Lamb of God was slain. Since the creation of the world, sa ibang translation, since the foundation of the world, hindi pa nililikha ang mundo ng sakripisyo ng Diyos. Alam ng Diyos na babagsak ka at magbabayad siya. Alam ng Diyos magbabayad siya. Masakit yung ibabayad niya. At sabi na lang, Eli, labas sa baktani. Ano mo pinapayad? Alam ng Diyos, isang araw yung mama, hindi niya matitignan yung anak. First time sa buong eternity, sa buhay na naramdaman niya wala yung ama.
because of the cross. Naintindihan ba? Naintindihan niyo? Alam na niyo siya. Kung alam niyo yung pinagdadaan mo, alam na niyo siya. Tumayo tayo lahat. I'm gonna read this last few verses. I want you to be encouraged with this. Sabi ni Jesus, Luke chapter 9 verse 23, carry your cross and follow me. Sabi niyo kay Lord, I will follow you. I will follow you. Well, sabi ni Jesus, sa Revelation chapter 17, Revelation chapter 1 verse 17 to 18, fear not, O little one, I am the first and the last. I am the living one. I was dead, but now I'm alive forevermore. I hold the keys to life and death. Ako, isa ako, wakas, ako ko, susino kamatayan ng maghadis. Kaya sabi ni Paul, ano na kamatayan? Nasaan yung tapang mo? Where, O death, is your sting? Tayo lang mga Kristiyan, ang magnamatay, may namatay. Alam natin, kahit masama loob natin, masakit sa atin, alam natin, magkikita pa tayo ulit. Kasi promise ni Lord sa atin, I am the resurrection and the life. Revelations chapter 19, and this is where I would like really to encourage and challenge you young people. Okay? Hindi ito laro. Pakinggan niyo kung maigi. Ang sabi ni Jesus, Revelation chapter 13, verse 19 to 20, those whom I love, I rebuke and discipline. Behold, I stand at the door and knock. Hindi ko tayo invento, hindi ko pinakaliwanag. Binemorize ko na, binabasa ko na sa inyo. Those, Revelation 3, 19 to 20, those whom I love, tanong mo sa sarili mo, mahal ba ako ni Lord? Those whom I love, I rebuke and discipline. Hindi ka sinasaktan ni Lord, hindi ko pinilin eh. Hindi ibig sabihin ng discipline, disciple ka eh. Yung disciple ang pinanggalingan ng salitang discipline. Naintindihan nyo? Okay, ganun tayong discipline. We pray, we meditate on the word, we obey. That's the Christian discipline. Those whom I love, I rebuke and discipline. So be earnest and repent. Here I am, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come and eat with him. Eat with that person and they with me. Pakinggan niyo ako mahili, ha? Sulat ito sa iglesia sa Laodicea. Church ito. Sabi ni Jesus, nandito ako sa may pinto ko, mga kapatid. Christian church ito. Nasaan si Jesus? Nasa labas. Mga kapatid. Isipin niyo sobrang bait ito ng Jesus. Kanya yun eh. Pinagsarhan siya. Kumakatok pa siya para makapasok. Sabi niyo, nandito tayo sa loob, nandito tayo sa community, nasa loob si Jesus. Pag nasa school na ba kayo, nasa loob ba rin si Jesus? O nasa labas na? Pag nasa work na ba kayo, nasa loob ba rin si Jesus? O nasa labas na? Painstakingly, nung sinabi ni Jesus, it is finished, hindi yan 3-year journey, hindi yan 6-hour, hindi yan 33 years journey, 4,000 years po yan. 4,000 years. From recorded history, bago pa yung history, nagpayag na si Jesus. Ganyan po tayo kamahal ni Lord. Sabi ni Lord, ang sabi lang niya, carry your cross, follow me. Yung cross na ipapadala niya sa'yo, bayan niya harin na niya. Eh? Eh? Yung cross na yan, ngayon, hindi na lang puro curses yan, hindi curses yan, blessing yan. Because by the stripes of Jesus, we are healed. For I have been crucified with Christ, Galatians 2:20, I have been crucified with Christ. Yung lumang pagkatao ko, ginamo ko ng kasama ni Jesus, lumatay siya, namatay, hindi lumang ako. Yung ako na nagnanakaw, namatay. Yung ako na yung moral, namatay. Yung ako na may pinangulo, yung ako na mapagmura. Ako na mapanakit, mapagtalino sa mga loob. Nung pinako si Jesus, naiintindihan ko na nung pinako si Jesus, pinako siya para sa mga kasalanan ko. Pati yung lumang pagkatao ko, pinako na yung nilitig, namatay din yung namatay kasama yun. Nung nabuhay siya, bago na yun, sabi niya, the life I now live, I live in Christ Jesus, the Son of God, who gave His life for me. Si Jesus na yung nabubuhay sa'yo. Si Jesus na, nabubuhay ka na kay Jesus. Sabi mo, Lord, nabubuhay ako para sa'yo. Nabubuhay ako dahil sa'yo. Nabubuhay ako sa buhay mo.